Narinig niyo na po ba yung mga salitang bebuti nga? Madalas itong sabihin sa atin, lalong-lalo na sa mga batang Pilipino, no? Kapag ka may ginawa kang masama, tapos may nangyari sa yung masama, eh bebuti nga. Parang deserve mo kasi yan eh. Isa pong magandang araw ng Sabado. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pagsubaybay, at magnilay kasama namin dito sa landas ng pag-asa araw-araw. Ngayon pong araw ng Sabado, samahan niyo po akong pagnilayan ng ating mabuting balita. Punong-puno po ito ng pagmamahal at ng pag-asa. Ang mabuting balita ngayong araw ay hango sa panulat ni San Lucas chapter 13 verses 1 to 9. Nahahati po ito sa dalawang kwento. Yung unang bahagi, nagkikwento na noong mga panahon na iyon ay may nagkwento sa Panginoong Jesus tungkol dun sa mga Galileans na namatay sa kamay ni Pilato. Tapos ang sabi ng Panginoon, tinanong sila, deserve ba nilang mamatay dahil sila'y masama? Mas masama ba sila kaysa dun sa mga ibang nasa Galilee or Galilea? Tapos nagpatuloy pa ang Panginoon at sinasabi niya ganito. At diniinan niya po ito sa ating mabuting balita na kung hindi daw po tayo manunumbalik, hindi tayo magsisisi, kung hindi daw po natin tatalikuran ang ating kasalanan o pagkakasala, ay baka po sapitin natin yung may masamang mangyari. As nagpatuloy pa ang Panginoong Jesus at sinabi, yung 18 na namatay na bagsaka ng tore sa Siloe, mas masasama ba sila kaya sila namatay kaysa dun sa mga ibang nasa Jerusalem? Diniinan muli ng Panginoon, hindi. Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, kung hindi tayo manunumbalik, hindi natin mararamdaman muli yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad, kung hindi daw natin tatalikuran yung kasamaan natin, ay baka nga masamain tayo. Pero alam niyo po, dun sa ikalawang bahagi ng mabuting balita ngayong araw, mababasa naman natin yung may-ari ng mga igos. Dito po may dalawang karakter, yung tagapangalaga at yung may-ari ng mga halaman. Halaman na lang ay tatawag ko. Sabi nung may-ari ng mga halaman, uy, tinutukoy yung isang puno. Alam mo, taon-taon na lang ako bumabalik dito, itong puno na to, hindi nagbubunga. Putulin mo na. Putulin mo na, walang ambag eh. Nakakasikip lamang. Alisin mo na yan. Tanggalin mo na, putulin mo na. Pero anong sabi ng tagapangalaga? Parang nagmamakaawa pa dun sa may-ari ng mga igos o mga puno. Sabi niya, wag po muna natin putulin ngayong taon. Hayaan niyo po muna akong arugain, alagaan, buhusan ng pagmamahal itong puno na ito. Kung sa darating na mga panahon, di pa rin magbunga, di doon na lang natin putulin. Humiling siya ng parang 3 years yata, ayon doon sa mabuting balita. Bakit ko po ito ikinikwentong muli in my own paraphrasing? Alam niyo po kasi yung pagmamahal ng Panginoon, talagang nagbibigay ng second, third, fourth, 5 times, multitude of chances, brothers and sisters. Inaantay niya tayong magbunga ng mabuti. Inaantay niya tayong maramdaman yung tunay na pagmamahal ng Panginoon. Dahil pag naramdaman natin ito, tinitiyak ko na gagawa ka ng mabuti. Hindi lamang para sa Panginoon, kundi para rin sa iyong kapwa. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Talikuran na natin ang ating kasalanan. Manumbalik na tayo sa Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat po. Kung kayo po ay nabihiyaan ng mensahe ngayong araw, I invite you po to like and to share our page Landas ng Pag-asa or Pathways of Hope to your friends. Dito po talagang masusuportahan nyo kami. Masusuportahan nyo kaming ipalaganap pa yung pagmamahal ng Diyos, yung pagdarasal, yung importansya ng pagninilay sa mabuting balita. Like, share, and tell your friends that Jesus loves them and He's waiting. And all we have to do is to come back to the Lord. Magsisi, magnilay, magdasal, manumbalik at ramdamin ang pagmamahal ng Diyos. Happy Sabado mga kaibigan at mga kapatid.